Hey guys, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so kapag bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, pindutin na po yung subscribe button and bell, and pakilike na rin itong video para masaya naman tayo guys. Okay, yung gagawin po natin ngayon is ibablog ko lang yung gagawin ko kasi nasa bahay ako at mag-isa lang. Actually, inutusan po ako ni Mama na ibilad yung mais po namin. So, kaya since nautusan ako at mag-isa sa bahay, kaya gagawin natin yung inuutos ni Mama para hindi tayo mapagalitan. Alright? Simulan na po natin guys. Tara, sabayan nyo ako. Tatanungin muna kita. Kaya mo ba 'tong gawin? Kapag di mo 'to kayang gawin, siguro rich kid ka. So, no? Una guys, syempre is kailangan natin itong pasanin. Yeah. Yan, say hi muna sa aking alaga. Ayun o, alaga ko po, bagong alaga ko. Ayan, sihin mo na. Alright, so tara na guys, sabayan nyo na ako at tayo ay magbibilad sa araw ay hindi pala tayo ay magbilad na ng mais. Kaya I challenge you, kung kaya mo tong gawin, gawin mo na. Pag hindi mo kaya, rich kid ka. Alright, so ito na guys. Actually, balikan na lang po natin yung trapal kasi kailangan natin yan eh. Oops. Kaya niya ba ito gawin guys? Actually, hindi naman masyadong mabigat kasi ano, konti lang naman, kaya naman po pasanin. So, dito na tayo. Ayan. So, dito natin ilalagay kasi dito ako magbibilad. Okay? Yeah. Ayan na, nandito na tayo. Ngayon naman guys, is balikan natin yung trapal. Ano ba gagawin natin sa trapal? Malaking tulong po ang trapal para biladan ko na. Para lagyan ng ano, lagayan ng ating mais. Pero doon natin ibibilad. Ibilad sa araw para medyo matuyo, hindi ba mabasa at ano siya, hindi mabigat sa timbangan. Kapag ito ay igiling na. Giling. Alright. So, mga vlogger, I challenge you to share your kung ano yung mga habit nyo sa bahay kapag nasa bahay kayo. Ito kasi, nasa probinsya ko. Yeah, hindi naman kami mayaman. Hindi ko rin masasabi na kami ay mahirap. Kasi kung mahirap kami ay talagang naghihirap kami, wala kaming makain. Ano lang? Kaya lang. Kaya namin to susan yung ano namin. Yung buhay namin. Eh syempre, I think God naman po na kahit ganito lang yung buhay namin dito sa probinsya, hindi naman kami nagugutuman. Papasalamat pa rin kami sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan at kahit papano makakain naman kami limang beses sa isang araw. Ganun. Kaya
Kaya kapag kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo na po, huwag na kayo magdadalawang isip na supportahan po yung vlog ko. At mas maganda i-share niyo po guys, para masaya naman po tayo. Okay, so set up po lang po yung camera po natin. Ayan, so tingnan nyo na. Tingnan nyo na lang guys kung ano ang gagawin ko, okay? Here we go. So una po natin gagawin is siyempre ilatag po natin itong trapal. Kasi ito yung gagamitin natin para iladan ng ating mais. Para naman sure na mas maganda talaga, mas mabilis matuyo. Kailangan natin lakihan ang trapal. Ayan. Ito ko nakikita niyo pa guys. Ayan guys. So nalatag na po natin yung trapal. Ang susunod po natin gagawin ay ilagay dito yung mais po natin. So yan. Again, don't forget po to share, to like this video, and pindutin na yung subscribe button and bell para maging mag-notify po kayo sa susunod po yung video na gagawin. Alright? Okay. Oops! Ilagay na po natin yung mais. Ayan. So nalagay na po natin yung mais. At ang susunod natin gagawin ay ikatag. Ito yan. Iwan ko sa Tagalog. Hindi ko alam sa Tagalog yun. So, ganito. Okay guys. Okay. So, ganito yung, ganito lang po guys ang gagawin nyo po. Ito nyo po ba? Okay, papakita ko sa inyo guys kung ano ang gagawin. So, since na nalagay na po natin yung mais, so ang gagawin natin is iayos po natin. Ganun lang yung gagawin natin guys para mabilis siyang matuyo, para mabilis matuyo yung mais po natin. Ang purpose mo nito guys is para hindi siya mabigat sa timbangan. Mostly ito ginagawa namin kasi pag mabigat siya, dagdag ano, mas hindi ka makakalis sa ano, sa bayad. Kasi binabayaran mo bawat kilo ng mais kapag ikaw ay nagpapagiling. Kaya gagawin mo, i-ano mo na lang, ibilad. Tsaka yan naman talaga ginagawa eh, binibilad muna. Kayo, naranasan nyo na rin ba? Naranasan nyo na rin ba ganito? Nagawain, lalo na sa lahat ng mga vloggers dyan. Hindi nyo to magawa siguro, or hindi nyo to naranasan siguro, rich kid kayo. So ganito lang, ganito yung pamumuhay namin dito. Pero kontento naman kami po dahil binigyan naman po kami ng ani sa aming mga tanim. Actually ani namin to eh, nagtatanim kami at ito yung ani namin para may makain kami sa oras ng pangangailangan at hindi kami magugutuman. Yung iba nga hindi nga kumakain ng mais kasi sabi nila pagkain lang daw ng manok.
hindi nila alam na pagkain rin ito ng tao. Siguro depende na sa pagluto. Kaya nga ginigiling ito para makain ng tao. At saka masarap naman guys, lumalaki ako na ito yung lumalaki ako na ito yung kinakain namin. Kasi ito lang din yung ani namin. Ito yung pagkabuhayan namin, tinatanim namin sa uma. Hindi ko alam sa Tagalog kung anong Tagalog sa uma. Bakit natin ginagawa ng ganito? Kasi dapat pantayin natin para mabilis siya tuyo. At pantay-pantay yung ano nila. Ayan. So actually may lakad ako ngayon. Meron po kaming prayer and fasting. And since na inutusan nga ako ni mama at umalis sila, hahabol na lang po ako sa mga kasamahan ko. Tapos na po natin gawin yung pagbilad ng ng mais. I-share ko lang po sa inyo guys yung ano ko po, yung buhay ko bilang ilang tao, syempre. Nakilala ko si Lord more than 6 years na. Tapos yun, nagsiserve ako kay Lord. Tapos naging kontento sa buhay. Although, sabi ni Lord, siya na raw bahala. Sabi ni Lord, siya na raw bahala sa lahat ng kailangan ko. Kaya, nagtiwala naman po ako Lord. Kaya siguro ganito na until ngayon, until now, buhay pa rin. Kasi hindi pinabayaan ni Lord. Although, nagkakaroon ng pandemic at di natuloy sa trabaho, pero sabi niya, ako ang bahala sa'yo. Kaya, kinanghahawakan ko yun. Kahit walang trabaho, ito, buhay pa rin. May ginagawang sideline, online, naging online seller ako. Ginagamit ko yung Facebook ko para i-share yung mga products ko. Kaya ganun pa rin. Papasalamat naman po ako kasi may mga taong nagtitiwala sa akin. Sabi ni Lord, ako ang bahala sa gawa ng kamay mo. So yun, sabi ko kay Lord, sa'yo na to Lord, ikaw na po bahala sa gagawin ko sa itong business ko. Yun, pinanghawakan ko yung sabi mo na ikaw ang bahala. So yun. Kaya kayo guys, kahit anong problema po ang dumating sa buhay natin, huwag po kayo susuko. At tiwala lang po kayo sa Panginoon at yan ay magiging posible. And so tapos na. Again, don't forget to share this video, like and subscribe with bell para mag-notify po kayo. May tumatawag. Para mag-notify po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat. God bless. This is Windel for you. Bye-bye.